Yo, what's up mga kabisedat? Sa video ito, gagawa tayo ng tutorial paano gumawa ng elbow 90 na may apat na cutting. So guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. So guys, huwag kukurap. Simulan na natin. Bago ang lahat, intro muna tayo. So, mga kabisdak, simulan na natin. So, ang unang gagawin natin ay gagawa tayo ng angle 90 degree. Ayan, guguhita natin. So ito ang paraan guys kung paano mapabilis o madaling gawin kung gagawa ka ng elbow o kahit anong fabricate guys ng cable tray. So ito muna unahin natin guys, gagawa tayo ng apat na cutting na elbow 90. So yan, so next step tayo, kukuha ako ng 16 cm. Ito guys, kahit anong ano guys, kahit anong sukat ang gagawin nyo, parehas lang ang formula. Ayan, kukuha tayo ng 6 ang gagawin natin kasi maliit ang cable tray natin. So, para sa akin lang yan. Pwede naman 8, 9, 10 hanggang 100 guys, pwede ang distansya ng elbow. Ayan. So kalahati ng 6 is guguhit tayo ng 3 cm. Ayan, ganun din sa kabila guys. Ayan, parehas lang yan guys, sa taas at saka sa baba. So yung 3 hahatiin din natin yung 3. So 1.5, ayan. Ganun din sa kabila. So ayan. So susunod. Ayan, yung pinakaunang guhit guys, iko-connect na natin yan sa baba. Yan, tingnan nyo guys ha, kung saan ko iko-connect. Medyo natakpan ng camera guys. Sige lang, itataas din natin to. Nahihirapan kasi ako sa camera natin. Nasa nguso ko na. Ipasensya na guys. Yan, iko-connect ko na guys. Itataas ko din to, yung ano natin. So wait lang guys, itataas natin to. Ayan, pangalawa din. So i-coconnect din natin sa pangalawa sa baba. Ayan, itataas natin guys. Ayan, clear na. So yung pangatlo, i-coconnect natin sa dulo ng pangatlo din sa kabila. Okay, ayan, swabe. Tapos dagdagan natin to para
makikita yung angle. Ayan guys. So, susunod. Yang ayan, yan, lagyan natin guys. Ayan, yung distansya guys, kunin natin yung distansya. Ayan, tugita natin yung kung saan sila nagtagpo. Nagtagpo pero di tinadhana. Biro lang guys. Ayan, kung saan nagtagpo yung mga guhit, yung guguhitan natin. Lagyan natin ng marking. So ito, lagyan natin ng number 1, number 2, number 3, number 4. Kasi apat ang cutting natin. Yan, lagyan natin number 1 para hindi kayo malito guys. Number 2 and 3 and 4. So guys, nakikita na natin guys yung curve ng elbow natin. Ayan. Kunin natin yung distansya guys ng 1 and 2. So ilan yan? 3.4. Ayan guys, 3.4. Ayan guys, distansya niya 3.4. So ilagay natin 3.4. Ayan. CM. So ayan, klaro guys ha. Huwag lang kukurap guys para masundan nyo kung anong susunod ang mga gagawin. So pangalawa, 2 and 3 kung ilang distansya niya. Ayan. Ayan. So 2 cm guys, 2 cm. Ayan. Ayan, lagyan natin. Ah, nako, nagluloko yung ballpen natin guys. Baka ipaprank tayo ng ballpen na to. Ayan, number 3 guys. So katin din natin kung ilan. 3, 2, 4. Yung distansya ng 3 and 4. Oop. Ay, pareha lang guys sa 1 and 2. Pares lang distansya guys. 3.4. See. Ayan. So, susunod guys. Ayan, 3.4 guys. Pares lang siya. Ayan, klarong-klaro guys ha. Ito guys, gagayahin nyo at magugulat kayo guys kung ano ang kalalabasan nito. Magandang kalalabasan nito guys kasi curve ang 90 natin. Hindi matapang yung pagkaano. Yan guys, ang ano natin, cable tray. Yan, gumawa ako ng cable tray guys na cartoon lang din. Papel guys, papel. Sample yan guys, sample kasi wala tayo sa ano, wala tayong cable tray na ano, pero pares lang yan guys, pares lang ang ano. Sukatin natin kung ilan to. So ang sukat ng ano, cable tray natin is 3.2. kahit anong cable tray guys, kahit anong size, parehas ang formula guys. Parehas. Basta tandaan nyo lang guys kung ano ang angat, yun ang ibabawas natin. Hindi na tayo mag-compute-compute kung ilang ano yan, ilang square root. Hindi na guys, ito guys, pinakamabilis guys, pinakamadaling gawin para sa mga baguhan guys. Kasi maraming fabricator na nagko-compute, pero believe ako sa kanila guys kasi kino-compute nila, mahirap yun. Sa akin guys, gagawin lang natin itong mabilis at madali. So ayan,
ilalagay natin yung cable tray dito, yung sukat ng cable tray is 3.2. Ipapattern natin siya guys dito din para klaro guys. So sa kabila din 3.2. Ayan guys, isipin nyo lang cable tray yan. Mamaya na tayo guys pupunta sa cable tray. Dito muna tayo sa pattern para mas clear guys. Tabi muna natin tong cable tray. Ayan. So lagyan muna natin ng sukat dito ng cable tray para hindi kayo malito guys. 3.2. Ayan. Kahit anong cable tray guys, kahit 200, 100, 600, 750, 900, ganitong formula guys, gagamitin nyo. Parehas lang. Yan, number 1 guys. So, mag-umpisa tayo dito guys. Kahit anong sukat, so, kuhunin natin ng 0.9 para makasya sa natin guys, cable tray. Yung mga cutting natin. Ayan. Kunin natin yung ang size ng cable tray natin is 3.2. So, unang number 1 guys, sa unang angle, ayan, lagyan ko muna ng shade guys para mas klaro. Yung unang angle, diyan tayo kukuha kung ilan ang bawas sa cable tray natin, ayan. Yung naka-shade guys, yan yung angat niya. Kung anong angat, yun ang bawas. Yung naka-shade na yan, na angle, dadalhin mo yan papunta sa cable tray natin. Ang sukat niyan, ganun ang sukat sa cutting sa cable tray. Di ba madali guys? Hindi mo na i-compute kung ilan ang bawas. Kukunin mo lang angle na yan, ipupunta mo sa cable tray mo. Kuhang-kuha agad. So ito guys. Okay, number 1 ha. Guguhitan natin. Number 1. Para hindi kayo malito guys. Ayan. So ngayon, susukatan na natin guys. Yung cable tray natin is 3.2. So ayan. Kukuha tayo dyan ng 3.2 sa may nakashade na angle. Maguhit tayo ng 3.2 dyan. Ayan. 2, 3. 3.2. Ayan. Tatandaan mo mga guhit mo guys para hindi ka malito. Kaya gumamit ako ng red. Ayan, 3.2 para kita. Yung guhitan natin para madaling makita. Ayan. Yan yung bawas natin guys sa cable tray natin. Yung angle na kakatingin. So para mas guys, lalagyan natin ng arrow kung ilan ang ilang sukat ng ginuhit natin. 3.2. Ayan yung size ng cable tray natin, guys. Ayan sa baba, ayan. Ayan, pares lang yan, guys. 3.2 din yan. Huwag malito guys ha. Tingnan mo yung dulo ng bullpen ko kung saan ko nang ayan. Lagyan mo natin ng shade para medyo clear. Oh, ayan may shade guys na bullpen na pula. Dadalhin mo yan doon sa cable tray mo. Yun din ang bawas sa cable tray. Yun din ang cutting sa cable tray. Hindi ka na magko-complete guys. Wala nang squirt-squirt yan. Didirekta mo na doon. Ayan, susukatan natin guys kung ilan. So, yun yan. 1.4
1.4 guys ang ano sukat ng girahitan natin. Ayan, 1.4. So ipapatter natin sa baba guys. Sa cable tray natin, lagyan natin ng sukat. I-copy paste lang natin guys. Kumbaga sa computer, i-copy paste lang natin. Okay, so hahatiin natin guys para malagyan natin ng angle. Hahatiin natin. Andiyan yung kalahati, yan yung kalahati. Ayun. Tapos yung kalahati guys, asa ilagay muna natin ng marking 1.4. Okay. 1.4 cm yan guys ah, sa taas. CM ang ginamit natin. Hindi ko nalagyan ng CM kasi nakita niyo naman sa camera natin anong sinti yung ginamit natin, anong sukat sa CM tayo guys. Ayan, guguhitan natin sa side by side para maging angle. Ganun din ang itsura sa taas, ganun din ang itsura dito sa baba sa cable tray natin. Ayan. So, sunod. Ayan, distansya ng cut 1 and 2 guys. Distansya ng 1 and 2 is 3.4. Lagyan natin na, ilagay natin marking 3.4. Ayan yung distansya ng 1 and 2. Ayan. So, sukatin natin ng 3.4. Ayan, 1, 2, 3, 3.4. Hanggang dyan guys. Ayan, guhitan na lang natin. Tapos itim naman guys, gamitin natin ano, bullpen. So ito ang number 2 guys. Ayan, huwag niyong kalimutan guys ha, kung anong angat yun ang bawas. So ito 3.2 ang ano natin ha, 3.2 cable tray natin. So ganoon naman ang gagawin natin guys sa taas. Yung angle doon susukatan natin ng sukat ng cable tray. Ayan, 3.2. Hanggang dyan guys. Tingnan mo lang guys yung dulo ng bullpen ko guys para hindi kayo malito. 3.2 meron dyan. Ayan. Then lagyan kaya natin ng shade para hindi tayo guguhitan muna yan. Lagyan muna natin ng shade, sukat muna bago natin i-shade yung 3.2 size ng cable tray natin. So ito guys, lagyan na natin ng shade para hindi kayo malito guys. Ayan, pasensya na guys ha, sa camera natin sumasabay sa sayaw ng bullpen. Ayan, ayun, okay. So ayan, so kunin natin ang sukat guys, yung angat nya, kunin natin yung angat nya. Ayan, number 2 to guys ha, ating ayan, kukunin na natin yung angat nya. Huwag malito guys ha. I-comment nyo lang guys kung nalito kayo, i-comment nyo lang sa baba. Ayan. Ayan. So, anong man yan? 1.1 guys. 1.1 yan. So ilagay natin 1.1. Op. Op. Op.
ang ballpen natin, magluloko. 1.1 cm guys. Ayan. Ayan. Yung sa taas guys, 1.4 cm din yan. Hindi ko lang nalagyan. Ayan. I-copy-paste natin guys sa baba. Ayan, 1.1. Shout out nga pala sa mga fabricator guys, mga kabisdak nating fabricator diyan na hinahangaan ko, lalo na yung mga OFW. So balik tayo guys, ayan, i-ano natin yung gitna. Tapos lagyan natin ng guhit para yan yung cutting natin. Ayan, pareho-pareho sa taas yan guys. Yan, number 2 natin, tapos na. Ayan. Oh. Yung distansya naman niya guys. Distansya ng 2 and 3. Okay? Ayan, ilalagay natin sa baba. Isusulat natin. 2 cm. Yan yung distansya niya guys. Ayan, yung 3 and 4, tapos na. So, ngayon, ayan, lagyan natin check. Ayan, 2 cm guys, ayan. Okay, daling-dali. Okay. So, ganun din ang gagawin natin guys. Kung anong ginagawa natin sa 1 and 2, ganun din lang sa 3 and 4. Nagkaiba lang sa angat guys. Yung angat niya. Ang angat ng anggil. Di ba guys, napakadali. Hindi ka na magko-compute ng mga ano-anong mga square root diyan. Yan, ilagyan natin ng shade guys para medyo klaro natin yung pag-angat ng anggil. Yan, kunin natin yung kapal ng cable tray. Guguhitan natin dyan sa ginawa nating angle. Ayan. Ayan, hanggang dyan ang 3.2. Yan. Ayan, guguhitan natin para makikita nyo guys yung ano. Just lagyan natin ng shade para klarong-klaro guys mata. Ayan. Ayan, sumasayaw na naman ng camera guys. Masabay sa sayaw ng bullpen. Ano ba to? Sindya na guys. Eh. Ayan yan guys. Susukatan na natin guys yung angat nya. Kung ilan ang angat. Ayan. Ayan. So 1.1 guys. Parehas lang guys ng number 2. Yung number 2 na sukat parehas lang sa number 3. Na cutting. Ayan, 1.1 cm. Parehas na parehas lang. Ayan, press lang guys. So, i-copy paste na naman natin guys sa baba. Ganun lang guys. Napakadali. Ayan, lagyan natin guys ng ano. Para detalyado. So, ayan guys. Copy paste natin. 1.1. Ayan. Tapos kunin natin yung kalahati. Ayan. It's ganun din guys.
ililipatin natin sa ata sa kabilang side ng cable tray, yung guhit sa gitna. Ayan, para makagawa tayo ng angle. Ayan, yan yung bawas, guys. Ayun, nadali. So, ayan, paras lang yan, guys, sa taas. Ayan, number 4 naman tayo, guys. Ayan, yung distansya natin, guys. Saka, susunod natin distansya is sa 3 and 4. Distansya niya is 3.4 cm. Ayan. Guguhitan ulit natin. Ayun. So, ito na yung pinakalast na guhit, guys. Marking ng kakating. So, number 3. Tapos na. So, proceed. So, proceed to number 4. Okay. Dito naman tayo sa taas. Sa pattern natin na 90 degree. Ayan, guys. Kukunin na naman natin yung number 4 tayo, guys, ha? Huwag malito. Number 4 tayo. Ayan. Galaw na naman camera natin, guys. Ayan, lagyan natin ng shade, guys, muna para kita yung angle natin. Ayan. Okay. So, susukatan na natin, guys. Lagyan muna natin ng ano para mas klaro. Ayan, kitang kita na, guys. So, ayan, simula dyan susukat na naman tayo ng 3.2. ayan, 3.2 yung cable tray natin. Ayan, ayan, guys, oh. 3 yung 2 mili. Ayan. Ayan, hanggang dyan 3.2. tapos sa kabila naman 3.4. Ayan, lagyan natin, guys, ng arrow. Ay, S. Mali, guys, mali, mali, guys. 3.2 to, guys, 3.2. 3.2. Ulitin natin, 3.2. Kasi 3.2 sa kabila, guys. 3.2 yung cable tray natin, guys. Nalito na ako. 3.2, ayan, 3.2. Naprank na naman ako ng distansya ng 3 and 4, ah. Ayan, guys, klaro na, guys, ha. Distansya ng cable tray natin 3.2, hindi 3.4. ayan, ayan, guys. So, i-copy paste na naman natin yan, guys, ha. Pares lang yan, guys, 3.2 taka, at saka ano pala, guys, yung ano nya, distansya nya. So, katin pala natin yung distansya nya. Ayan. Okay. So, ilan to? 1.5. Mga kabisdak. 1.5. Ayan, 1.5. Mga kabisdak. So, ayan. Guguhitan naman natin dito. Lagyan muna natin ng 1.5.
hindi tayo malito. Nako, wala nang ink at ang ano natin ah. Ayan. So nag lumamang lang siya ng 0.1 guys sa number 1. Kasi 1.4 sa number 1 guys eh. 1.5 lang sa low. Almost 1 point lang guys ang nagkaiba. Point pa lang, almost 0.1 lang ang nagkaiba. Ayan, kunin natin ang gitna, tapos lagay itatransfer natin niya siya doon sa kabilang side ng cable tray. Okay. Ayan, so kuhita natin. Ayan guys. So 1.5, 1.1, 1.1, 1.4. Okay guys. Tapos na tayo mag-layout. Okay. Kunin na natin yung cable tray natin. Ayan. Tapos ikapipaste rin natin guys yung mga na nakuha nating sukat. Ayan. Ayan guys. Ililipatan natin sa cable tray yung mga mga sukat ng kakatingin natin guys. So ito. Ayan, number 1 tayo. So, umpisa na natin guys. Ayan. So, una is 1.4. Ilagyan, isulat natin guys, 1.4. Pabilog-bilog ka pang nalalaman ha. Ayan, 1.4, hasan ka na ba? Ayan, ito pala. Ayan, bubuhita na natin guys. Ayan, ayan yung 1.4. oh ayan, okay. Kunin natin yung kalahati guys ng 1.4. Nako, tumabo yung camera natin ah, hindi nag-focus. Basta yun lang guys, kinuha ko yung kalahati tapos ilalipat natin sa kabila. Ganun din yung anong ginawa natin sa layout guys kanina sa pattern, ganun din ang gagawin natin sa cable tray. Ayan. Kabilaan. Guguhitan natin. Oops. Tabi ka muna. Kasi nahihirapan ha. Ayan guys. Guguhitan na natin. Kabilaan naman. Ayan. Susunod guys. Is dito naman sa side ng cable tray. Itutuwid lang natin yan. Side ng cable tray. Kuha tayo ng eskwala o right angle para matuwid natin yan guys. Oop, hindi nag-focus ang camera natin. Oop. Ayun. Kasi
pasensya na sa kamay ko guys, maraming pula kasi yung pulang ballpen guys na ink, yung ink nya kumalat pumunta sa kamay ko. Ayan guys, susunod naman tayo guys sa ano guys, sa pag cable tray na guys, yung kabila nyan gagatlaan mo yung nosing nya para pagtupi, hindi yun ma, para mabilis matupi. Kaya yung nosing, gagatlaan mo lang yung nosing nun. Ito guys, yan ang distansya natin guys, yung 1 and 2 is 3.4. Ayan, 3.4, asan ka na? Oop, focus ka, focus. Ayan, yan guys, 3.4. Ngayon yung distansya sa bawat yung 1 and 2 na cutting. Guys, so dito 3.4. Sulat natin 3.4. Okay. So number 2 kayo guys, proceed tayo sa number 2. Sa pangalawang cutting. So 1.1 guys ang bawas natin dyan. Yan, yan yung 1. Asan ka na ba? Asan ka na ba? Oop, andyang lang ka lang. Ayan. Ayan guys, medyo oop, yung cable tray natin guys sumasayaw. Ayan, kunin natin yung gitna. Ayan, kung anong ginawa natin guys, ano, ganun din gagawin natin dito sa cable tray. Kunin natin yung gitna. Ayan. Okay. So, yung isang side, guhitan natin. Bilang side. Okay. So tutuin natin guys sa side ng cable tray. Kuha tayo na right angle, push kuala. Tutuin lang natin 'yan. Ayan, guguhitan na natin. Tapos sa kabila. Aswak ah. Okay. So, tapos na tayo sa pangalawang cutting. So, proceed tayo sa next. Yung distansya niya is 2 cm. Ayan, 2 cm guys. Ay, dito tayo sa kabila guys. Ay, mas madali. Makikita natin yung bawat guhit. Ayan, 2 cm. Okay, 2 cm. So, ganoon din guys, 1.1 ang bawas natin dyan. Paras lang sa number 2. Ayan, 1.1 guys. Okay. Kunin natin yung kalahati. Tapos
itatapat natin sa kabilang side ng cable tray. Ayan. Ayan. Oh. Maglolo ko yung cable tray natin. Ayan. Tutuwi lang natin. Ayan. So, ayan na. Op, op. 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 Okay. Op. Op. Okay. Ayan. Ayun. So ganun din ang gagawin sa kabilang sa side ng cable tray, tutuwid lang natin. Ayun. Okay. Sa kabilang side. Okay. So, tapos na guys sa pangatlong cutting. So, susuka tayo ng pang-apat. So, yung distansya muna. Susulat na natin dito guys yung distansya. 3.4 cm guys. Ayan, 3.4. Op, masuk ke dito. Op, ayan. Op, op. Ayo, sige. Ayan, ito yan. Ikabila sa kabila natin para kita yung guhit. Ayan, 3.4 guys. Okay. So, ang bawas natin guys is 1.5. So, saan ka na ba 1.5 cm? Ayan. Ayaw. 1.5 cm. Ayan, balik tara natin para klaro sa camera yung guhit, bawat guhit ng protector natin. Ayan. Okay. 1.5. Kunin natin yung kalahati. Okay. Wop. Wop. Okay. So, ito guys. Lilipat lang natin yung kalahati. Naguhit dun sa kabilang side ng cable tray. Tapos, guguhitan ulit natin yung kabilang side. Ayan. Okay lang guys. Kahit hindi tuwid guys. Sa pag-cutting nyo nilang itutuwid. Basta sakto guys yung sa sukat na kakatingin mo dito sa kanto. Kanto lang importante yan guys na sakto ang sukat. Hindi dyan sa gitna. Itong kanto ang importante dyan. Ayan. Ayan. Ayan, itutuwid lang natin yan dito sa side ng cable tray. Ayan. Op, okay, nadali. So, tapos na tayo guys, mag-marking. Ayan. Papatakating yan guys ha. So, ang susunod natin gagawin. Ayan, ayan guys. Kinapipaste lang natin yan. Ayan. Number 1, yung distansya niya. Ayan, yung bawas niya, 1.1. Distansya, 1.1 din. Distansya, 1.5. 1.5, parehas guys. Dito naman sa isang battery natin. Ayan, dyan yan. Ayan, yung distansya niya. Parehas. Guys, ayan guys, ayan yung marking niya. Actually doon to sa taas.
ituturo ko lang guys yung mga ano. Ayan, ito yung distansya niya, parehas sa taas, 1.2. 3.4 ang distansya niya. So 1.1 ang bawas, 1.1 din sa number 2. Number 3. Pero guys, so magkaparehas lang naman guys yung ano, ito ng 1 at 4 na bawas. Ayan guys, yung bawas niya 1.1 parehas lang din. 3.4 din ang distansya. Ayan. So 1.5 guys, 1.4. So parehas lang, halos magkaparehas lang guys ito sa baba. Okay guys ha. Okay. Kuha tayo ng ano ngayon? Gunting. Pero guys, ha, hindi gunting ang gamit ang gagamitin niyo sa pagkating ng cable tray. ang gagamitin niyo guys ay grinder na sa actual na, na cable tray. Ito papi lang guys, di gunting lang ang gagamitin natin. Ayan. Kakatingin na natin guys. Ayan, kita nyo guys, oh. Tinuwid ko lang sa pagkating ng gunting. Pero sa pagwit hindi ko matuwid. Pag magupitan ko na, itutuwid ko na sa pag-cutting na. Ayan, kukunin lang natin yung mga nosing guys sa bawat kanto. Kasi sa actual na cable tray guys, cable tray na mismo, kung hindi natin kukunin yan, sasabit yan sa kabilang side ng cable tray na kinatingan. Kaya mas maganda kunin natin yan para makakagalaw yung pinaka dila niya guys. Yan, mailapat natin yung mga sumobra para lagyan ng screw. Ayan, ganyan yan guys, oh. Sa ilalim natin ilagay yung mga ano, yung overlap niya guys na tinira natin na part sa cable tray. Ayan, kunin natin yung nosing. Kukunin natin yung kanto, diretso muna natin. Kunin natin to, ayan. Ayan, ganyan yan guys, ayan. Ganyan yung pagkating guys. So, pangatlo, ganun din. Ito ang gagawin natin. Ayan. Kahit saan mo kakatingin guys, sa kabilang side, kahit pa iba-ibang cutting guys, basta tirahan mo lang guys ng ano, mapag-screwhan, malagyan ng screw, tirahan mo lang. Kahit saan mo katingin dyan sa dalawang side na yan, sa angle, pwedeng-pwede. Sa akin, pinarehas ko lang para pantay siya. Pantay tingnan, uniform. Ayan. Ayan, ididiretso natin ito. Tapos kukunin natin yung nosing. Para hindi sasabit guys sa kabilang cable tray, sa cutting. Sasabit kasing nosing niyan guys sa totoong cable tray. Minsan kasi may cable tray na ang nosing papasok sa ilalim sa pinaka ano niya, daanan ng wire. May iba ding cable tray na palabas yung nosing, kaya mas maganda kunin na natin para hindi sagabal pag tupi natin. Ayan guys, yan yung itsura niya na nakatingan na. So ngayon guys, ididikit na natin guys. O, sa totoong cable tray guys, lalagyan natin ng screw o at bubutasan natin. Kung walang butas, lalagyan natin ng butas gamit ang drill or battery drill guys. Butasan nyo lang yan, tapos lagyan ng screw nut. Ngayon guys, gagamitin natin itong pangmalakas ang ano natin, pandikit. Actually guys, yung itong pandikit na to guys, nakita ko lang itong dito sa tabi-tabi. Iwan ko lang malakas to dumikit. Subukan natin.
Ayan guys, itutupi muna natin para hindi tayo mahirapan pagdikit. Op, ayan guys. Op. Nako. Nako, 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 naprank na naman ako nito. Naprank ako ng glue na to. Walang laman guys. So, palit tayo. Palit tayo ng bagong ano, ibang brand. Nako, naprank na naman ako. So, ito guys. Ayan na. Ito talaga, ito. Ito hindi to nagsisinungaling na glue. Ayan. Ayaw, may lumabas guys. Ayaw. Okay. Ayan, idikit natin guys. Dapat guys, ha, isak po talaga sa kinatingan. Talagang ididikit po sa kating walang huwag mo anuhin ng kung kahit uwang na maliit. Maliit na butas. Talagang ididikit mo. Ayan. Baka naman guys, pagkating kayo ng cable tray, glow din ang gagamitin nyo. Hindi guys ha. Dito lang yan sa tutorial ko. Kasi ginamit natin papel. Ayan guys, ayan. So, patapos na tayo. Ayan. Dito naman tayo sa pangatlo. Pangatlong cutting. Oh. Ay. Okay. Didikit natin guys, ayan. Oop. Oop. Sa cable tray guys, may nosing dito yan, may nosing. So, gagatlaan mo lang dito yan, dito sa ano, nosing. Gagatlaan lang para hindi siya pagtupi mo, hindi sa gabal. Ayan. So, last. Ayan. Okay. Okay guys. Yan na yung ano natin. Finished product ng paggawa ng Elbow 90 na mas mabilis gawin at napakadaling gawin. Hindi ka na mag kukumpute ng mga square root guys. So ganyan lang. Ganyan ang diskarte ko guys. Isinare ko sa inyo. Ayan guys, oh, sa likod niya, ayan. So, pag ma-wiringan yan guys, malatagan ng wire. Banayad ang wire niyan guys, you know, hindi sasabit sa mga kanto. Kasi, naka-ano siya guys, naka-curve. Ayan, so ilagay natin sa pattern natin kung sakto ba. Ayan, op. Op. Hindi kayo nagsisinungaling to. Op, sige. Sige nga. Aba. Aba guys, sakto guys, walang mintis. Okay guys, walang daya. So guys ha, ganyan lang gagawin nyo guys. So yun no, ikotin natin para tingnan natin kung walang daya. Ayan, ayan. Basta tandaan nyo guys ha, kung anong angat, yun ang bawas. Okay, so kukunin na natin. Kukuha naman tayo ngayon ng totoong eskwala angle itong protector guys. Ayan, so ititesting natin kung talagang angle na angle ba talaga siya. Ayan. Oop. Oop. Oh, medyo hindi nakikita sa camera. Itap natin konti. Usog natin konti. Ayan. Ayan, natakpan ng camera. Ayan. Tutupi lang natin. Ayan. Ayan. Op. Ayan, guys. Okay, guys.
So ganun lang ang gagawin nyo guys ha. Subscribe guys at i-click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo sa susunod kong video.